Good evening, good evening. Mula po dito sa Israel, binabati ko po kayong lahat ng magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Yun, kanmang panig ng mundo. Pagkwekwentuhan po natin ngayon ay tungkol sa pag-a-apply papunta dito, no, sa Israel. Dati, nung mga panahon namin, ang tawag ko doon ay A to A. Kumbaga, agent to agency or agency to agent to, nag-a-apply. At malaki dati yung ginagampanan ng mga agent eh, kasi sila yung nagfa-follow up ng papers. Yun, walang problema dati yung aplikante eh. AAA, agent to agency to applicant. Yan. Basta magbabayad ka lang, sila na lahat ang bahala eh, ang mga kapanahonan po namin. At pero yung yung placement fee namin noon ay $4,500 yun. Aside pa doon sa mga gagastusin. Medical, yung mga ganun. Siguro mga ang magagastos mo. Mga nasa between 5,000 to 6,000, depende. Depende sa sa sitwasyon. 'Di ba? May mga instances kasi dati na may mga tanim-tanim sakit ng mga pinagme-medikalan. Yung tanim sakit na sinasabi, yung wala ka namang ganung sakit pero papalabasin nila na may ganung kang sakit para bibigyan ka nila ng medication, yung ganun, pagkakaperahan ba. Maraming ganun. Katulad ko dati, madami din akong, nagastos dyan sa tanim sakit na yan. Kasi kung ano-ano yung kanilang sinabi, may hepa daw ako, yung ganun. Tapos sira daw yung mga ngipin ko. Yung problema pa dati, ayaw nilang tanggapin yung mga pa second opinion sa ibang mga medikalan. Kunyari, dun ka, yun yung contact na medikalan ng agency. Dun ka lang dapat magpapa-medical. Tapos dun lang dapat makukuha mo yung fit to work. Kaya maraming anomalya din dati eh, kasi yung sinasabi nila dati na may hepa daw ako. Kasi kagagaling ko lang noon ng Taiwan, siguro dahil hindi naaarawan. Medyo namuti-muti yata yung mga balat ko dati. Aba, ay yun naman na yung kanilang tinanim sakit. Hindi ko na lang babanggitin yung medikalan na yun. Ewan ko kung mag-i-exist pa siya kasi may kadayaan eh. Halos lahat ng mga aplikante, may mga tanim sakit, may mga sakit-sakit na kung ano-ano. Kaya wala akong choice noon eh, kung hindi yung ngipin ko, pinastahan nila lahat. Grabe. Magkano yun? Tapos na nung minsan nagbakasyon ako after how many years sa Pilipinas, pa-check up ako ng ngipin ko dun sa isang dentist na kamag-anak namin. Sabi niyang ganun, binanatan nila yung ngipin mo, no?
Sabi ko, wala kasing choice eh. Tapos ewan ko kung talagang mga dentist yung mga estudyante daw yata yung mga bumabanat doon. Grabing ano din, kadayaan, anomalya din sa mga ano, medikalan, mga kapanahonan po namin. Ngayon kasi iba na yung pamamaraam ng pagpaparating dito eh. G2G na yung tawag nila. Kumbaga, government to government na. Mag-a-apply ka lang sa ano, POEA, magpapasa ka ng resume, gano'n. Tapos, tatawagan ka. Yun. Ikaw na yung bahalang ano, maglakad, di ba, ng iyong mga papel. Tapos, mura na lang yung binabayaran nila ngayon eh. Dinig ko mga kulang-kulang yata na 100,000 pesos yung kanilang nagagastos na sa pagpunta po rito. So, madali na lang. Napakadaling mag-apply ngayon dito. Pero, naka-stop hiring sila until January yata. Until January pa. Pero, maganda rin kasi kahit sabihin mo na mahal dati yung binayaran namin. Naman yun? Sulit naman din yun. Kumbaga, kasi grabe din yung mga pagod ng mga agent, ah. Sila yung pumupunta lagi. Every day off nila sa agency. Ganon. Magpa-follow up. Sila yung naghahanap ng kanilang mga papel, ng kanilang mga pinarating. Sa dami ng mga papel-papel din sa agency. Tapos, siyempre, yung oras din nila, yung mga pagtawag nila, kasi wala pa namang mga plan dati. Mga plan sa telephone. Kumbaga, bibili ka lang ng isang card na 85 shekel yata yung presyo dati ng card. Dito, itatawag ka, tatawagan mo yung aplikante mo. Marami ring magagastos eh. Kumbaga, yung panahon din nila, eh, maano ba naman nakikita rin sila. Pero may mga agent din kasi na na abusado. Kumbaga, kakapanahonan namin na yon. Yung mga pasa-pasa, may mga sub-agent, may mga ganun. Kunyari, yung agent mo, may agent pa siya. So, napapalaki dati yung mga binabayaran kasi. Pero may porsyento din yung sa sub-agent, kung makailang sub-agent ka bago doon sa pinaka-agent talaga ng agency. May mga umaabot dati ng may umabot pa nga ng $12,000 eh. Yung kanyang nagastos dati sa dahil sa dami ng mga agent-agent, mga sub-agent. Malaking kitaan dati mga agent-agent dito. Ako naman, napaka palad ko din nung kapunta dito kasi. Hindi naman ako gumastos ng ganun kalaki pagdating sa mga agent-agent kasi babait naman yung mga nagparating sa akin dito. Kagaling ko ng Taiwan, dumiretso na ako dito eh, sa Israel. Bali, 6 years din ako doon sa Taiwan. Tapos, nag-apply ako agad dito. Mabait yung mga naging agent ko. Hindi naman nila
Basta ang nagastos ko lang, $4,500. Ano yung nagastos ko noon? So, yung una kong naging trabaho, yung una kong naging flat, yun, sa Nazaret. Yun ako din nila. Sinundo ako mula sa airport. Tapos din nila ako dun sa flat. Flat ng agent ko. Tapos yung may-ari ng agency, dinala ako dati dun sa naging una kong trabaho. Ganun dati, hindi ka pinababayan. Para sa akin, mas maganda yung may agent. Kasi naranasan ko yun eh. Kumbaga, ngayon kasi pag G2G ka, agency pa rin naman yata yung ano, hindi ko masyadong kabisado na yung mga ano nila, pero may mga naririnig ako na ano, na pag nakakaproblema yung G2G agency din naman, kaya sa Philippine Embassy. May mga role pa rin naman yung agency dito. Sila pa rin yung nagbibigay ng trabaho. Ewan ko lang kung naabot sila ng Philippine Embassy. Babait naman yung mga tao sa embassy. Compared dati, patapang dati yung mga nung katrabaho dyan sa embassy noon. Papahiyam. Ang galing nilang magpahiya. Yung guard lalo, masungit dati yung guard na ano. Yung kung anong pangalan noon. Kumbaga, wala pang mga consideration. Kasi ang layo-layo ng embassy dati. Layo-layo, tapos malate ka lang ng konti, hindi ka napapapasukin. Sobra. Sobra dati, pero ngayon, yung magtatrabaho sa embassy, mabait. Maaasahan mo talaga yung kanilang pagtulong. Dati, hindi eh, namamahiya sila. Baga parang, ano, hindi ko naman dati makapagreklamo. Kasi kung magre-reklamo ko, sino naman ang makikinig sa'yo? Wala naman. Pero pagdating ni ano ni nung si President ano na Duterte na. You know, kung okay naman ano. Ang ayaw ko lang sa embassy. Yung kino-confiscate nila yung ano yung mga cellphone. Bago ka kasi ang opisina nila dun sa baba. To confiscate nila ang mostly ng mga details mo nasa cellphone eh. Akyat ka pa. Kukunin mo, kukopyahin doon. Takot lang kasi nilang maibidyo sila, di ba? Pero sa ibang mga embassy naman, hindi naman. Hindi nila ako na-confiscate yung mga cellphone. Pwedeng ipasok. Kung sa atin lang medyo mahigpit. Baka daw may mga ano, may mga terorista. Diyos ko naman, magte-terorista ba naman yung mga Pilipino? Kaya nandito nga para magtrabaho. Pero ngayon, no, ano na. Nabait na sila. Pag nasa ano ka, bandang Tel Aviv, yun, malapit lang ang embassy sa'yo. Pero kapag ang tabaho mo ay Haipa, yung ganun yung Nazaret, parang malayo yun. Tiberias, yung mga ganun ba. Layo na yun, Ilat. Dapat may mga consideration din lang din talaga sila.
kung malate man ng konting oras, kasi syempre wala ka naman sasakyan. Pa-public transportation ka. Baka ba tayo napunta sa ano? Embassy. Yun. Ang pag-a-apply dito, madali lang dati. Kasi may mga agent. Basta may agent ka dati. Siya na bahala sa'yo. Na bahala sa mga pagpapalo-up-palo-up. Mga pinsan ko na ano, pinarating ko dito. May agent sila, mabait yung agent nila. Sister Grace. Baga napaka, ano, napaka approachable. Magtatalong ka, sagutin ka, hindi ka susungitan. Kasi may mga masungit na agent eh. Katulad ng ano, isang agent na nakausap ko dati. Hindi pa nga niya ako, kumbaga nagtatanong lang ako, nag-i-inquire, nagsungit na kaagad. Sabi ko, grabe naman, pare-parehas lang din naman tayo dito. Pwede namang mag-direct sa agency noon. Ang gawa ka panahon namin. Pero siyempre, abala rin kasi sa trabaho eh. Hindi ka naman kilala doon. Di ba? Paano ka naman nila, tsaka pag mag-i-inquire ka doon eh, sasabihin din nila na you talk to this person, agent nila. Na Pilipino. Kasi yun yung kilala nila. Ganun lang. Tsaka, dati ang sahod lang namin dito nung kararating ko. $400. Dollars pa dati. Tapos nag-raise ng 500, pero ang binibigay sa akin dati nung trabaho ko hanggang 450 yun lang kasi nagbigay ng tama, hindi naman ako nagreklamo kasi siyempre bago pa ako hindi pa ako marunong magreklamo. Sinasabi ng mga ano dati, yung mga medyo matagal na, magreklamo ka sa agency, magreklamo ka, eh. Hindi naman ako nakapagreklamo. Mga parang, hindi ko naman alam dati. Siyempre, baguhan pa lang ako. Ang iniisip ko, eh, baka paalisin. Ako mo yung ganun, mawalan ako ng trabaho. Yung mga fear ng mga bago, eh. Especially kapag nagbabayad ka pa ng utang. Tapos, tumutubo. Yung mahirap. Kaya, tis-tis lang ang trabaho noon. Yung una kong trabaho, mahirap din eh, kasi binubuhat. Pero pagtiisan ko naman ng six months. Dati pwede kang magpapalit-palit ng trabaho. Kunyari, alisan mo yung trabaho mo. Tapos, punta ka lang doon sa foreign affairs. Nagpatatak ka ng B2. Merong ganun dati eh, magpapatatak ka ng B2, tapos bibigyan ka ng 1 month na pagkahanap mo ng bagong trabaho. Pag hindi ka nakahanap, kung may mga immigration, pwede ka na nilang huliin. Tapos pwede ka nilang i-deport anytime. Ganon din dati. Ganon pa rin naman yung patakaran nila. Noon, hanggang ngayon.
Pero, ang kaibahan ngayon, wala nang B2B2. Hindi na pumupunta sa ano, foreign affairs nila. Parang magpatatak ng B2. Automatic ngayon kung mawalan ka ng trabaho, merong ibinibigay na palugit na ano, 90 days na makahanap ka ng trabaho mo, ng bagong trabaho. Apply sa mga agency. Dati, ngayon, iba na rin yung ano ngayon, yung batas nila. Kasi paiba-iba po yung ano, mga batas dito sa Israel. Hindi siya nag-i-stay ng matagal. Lalo na pag nag-iiba rin yung ano, yung mga umuupo sa gobyerno. Yung panibagong batas ulit. Ang gagawin nila. Dati, pag tapos mo yung kontrata mo, wala na talagang pag-asa na pwede ka pa makapag-stay. Yung 5 years and 3 months na contract. Matapos mo yun, tapos nakatay yung alagaan mo. Uwi na talaga yun. Papauwi na talaga sa Pilipinas. Pero kahit tapos ka na yung 5 years and 3 months, kung buhay pa yung employer, pwede ka pang mag-stay. Pero kung matay yung employer mo ng kunyari 5 years ka na dito, mahigit, eh medyo alanganin na yun. 5 years and 3 months ka na. Ngayon, nag-iba ulit yung ano nila, batas. May mga special visa na tinatawag na kahit abutin ka pa ng mga 13 years ganun, dito sa Israel, basta makahanap ka ng employer na sasalo sa'yo paglalaban ka, ang ganun, mabibisahan ka pa rin, mabibigyan ka pa rin ng ano, opportunity to stay and to work dito sa Israel. Siyempre, maproseso din yun kasi nilalakad din nila yun eh. May attorney na hawak, yung ganon. Tapos magre-require yung foreign affairs nila ng mga documents, kung bakit ikaw yung gusto nila nakuhanin. Yung marami ng mga nabisahan dito na ano, na matatagal na rin. Nagbabago kasi ang batas. Ang batas nila, hindi. Kaya kung ano, kung makakapaghintay, yung ganun, yung mga medyo alanganin na sa panahon, eh, may pag-asa kasi nagbabago nga. Depende yan sa demand ng mga tao, especially yung sa mga employer, kung magre-reklamo sila ng magre-reklamo. Maganda yung magreklamo dito eh, kasi pag nagreklamo ka, gumagawa sila ng mga panibagong batas. Sa atin kasi, pag nagreklamo ka, eh, ano ka na nila? Tawag doon, kaiinisan ka na nila or aawalin ka na nila. So, hindi. The more na nagre-reklamo yung tao, the more na nag-recreate sila ng mga panibagong batas upang matulungan yung mga taong nagre-reklamo. So, kung makukuha mo yung ganung ugali, medyo kailangan mong mag-adjust pag ikaw ay umuwi sa Pilipinas. Pag nakuha mo yung mga ugali ng mga Hudyo na ganon, konting ano lang, magre-reklamo sila. Kunyari kahit sa mga pila-pila, yung pila kunyari sa clinic, yung ganon. Magre-reklamo yung mga yan pag natatagalan.
pag natatagalan o nakikipag-usap yung ano yung information, yung mga ganun, yung mga sekretary doon, nagre-reklamo yung mga yan. Tapos, yun, naayusin na nila yung mga trabaho nila para wala nang magre-reklamo. Maganda yung magreklamo kasi doon mo makikita yung problema, yung makikita kung paano katutugon doon sa mga tao. Di ba? Kasi may mga instances na huwag naman yung reklamo na ano, yung nakaka walang mga respeto. Parang yung tawag doon, parang hindi na tao yung turing sa'yo. Pwede magreklamo. Di ba may batas din na ano, mga government officials, pwede kang magsabi ng kahit na ano regarding doon sa kanilang mga trabaho. Hindi ka pwedeng makasuhan pag ganun, kahit na libel na sinasabi nila. Hindi. Walang ganun. Napanood ko yun eh sa ano, sa mga program ng mga abogado. Tsaka, nasa ibang bansa ka pala. Tapos sa Pilipinas yung reklamo mo. Hindi ka pala pwedeng kasuhan. May ganun na batas. Pero kung may maganda kayong trabaho sa Pilipinas, huwag na kayong pumunta dito. Diyan na lang kayo. Kung, lalo na pag nasa government kayo, diyan lang kayo. Mas maganda ang future ninyo diyan. Dito, marami kang ano, i-consider dito. Mahirap malayo sa pamilya. Mahirap makisama. Mahirap ang trabaho. Tapos, maraming pamilya yung nasisira. Dapat handa ka kung gusto mong ano, mga ibang bayan. Kasi marami na rin akong nakita dito na nasira ang pamilya dahil sa pagkakalayo. O sa pagkakalayo nga ng mga mag-asawa, ganun, mga ng pamilya. Kaya tignan din mabuti, ipanalangin. Pero kung ano po yung leading sa inyo ng Lord, oh, malaki yung kita dito. Pero kikitain mo rin naman sa Pilipinas kung may maayos ka na trabaho. Yung mga may maayos lang na trabaho, magandang ano, kung kumikita ka dyan sa Pilipinas ng mga 30,000 a month, 40,000 a month, mga ganyan. Kung ako sa inyo, mag-stay na lang kayo dyan. Kasi at kasama pa ninyo yung pamilya ninyo. Pero kung hindi ganun yung kinikita ninyo, eh, mag-abroad kayo. Magandang opportunity. So, that's all for today. Okay. Good night po sa inyong lahat. Good day sa bawat isa. At mula dito sa Israel, shalom, shalom sa inyong lahat. God bless us all.